Magluluto tayo ngayon ng kilain. Sinimer ko lang konti, pero pwede na yan. Mga na. Nag-explain ako kung bakit ako nakapark doon. Wonder kung yung mga nag-park din ba doon is nakakakuha ng ticket. So, inapil ako siya. And finally, dumating na siya. So, decision is... Hey guys, so magluluto tayo ngayon ng kilain. Di ko alam kung alam niyo to, pero usually ang ginagamit nila is baga. Pero parang wala pa ako nakitang baga dito. Okay, hi guys, my cherry was good! And it's yummy. There's a juice inside. Nakabili kasi kami ng cherry kanina. Nag-start na yung cherry season, usually May to June. And favorite yun ni Kian, nakakadami siya dun. So, binili namin siya kanina. So, eto, pakita ko lang yung ingredients. Salamat kay Ivan kasi kinat niya yung meat para sa akin. Kasi sobrang matrabaho yung pagkakat ng cube size para lumambot agad yung meat. Pakita ko sa inyo. Ayan, so, ang gamit ko ay pork na kinubes, pati itong liver. Masarap yan pag madaming liver. And syempre, sibuyas, pepper, vinegar, tsaka garlic. Ginagamit ko minced garlic. So, ayan guys. Painit muna tayo ng kawali. Konting oil lang kasi nagmamantika naman yung pork eh. Lalabas yung pork. Nagmamantika ng pork. Pag ginisa. Isa muna tayo, guys. Sobrang tagal ko nandiyan nagluluto. Gawa nung si Mams usually yung nagluluto ng ulam namin lately. Ayan. Pero kung mga prito-prito sa umaga, luluto naman ako, mga itlog. Isa muna tayo, guys. Alam niyo na to, sibuyas at garlic. The usual Filipino gisa. Sabay ko ng garlic ko. Dinamihan ko ng sibuyas. At mahitig kami sa sibuyas. Ang pawala din ng lansan ng liver. Noong pandemic, guys, sobrang na-addict naman ako sa baking. Hindi ko alam kung alam niyo yung time na yon na nauso lahat ng mga hindi lang plantita ang nauso. Mga mahilig mag-bake din. Or mga baker wannabe tulad ko. Nakakaaliw as in. Then yun yung time na run out pa ng harina. Hindi ko alam kung alam nyo pa yung times na yun. Tapos pati yung mga, kasi bumili kami ng bread machine. Yun din yung time na ubusan ng bread machine. So natsyempohan ni Ivan tong bread machine namin sa Walmart. Na ngayon, andyan na sa storage. Hindi na nagagamit. Kasi na-realize ko time-consuming. naman. Sobrang busy yung maging nanay. Nanay, working mom. Sobrang busy. Kaya yun, bibili na lang kami. Bibili ko na lang kaysa igagawa ko pa. Ayan guys, mukhang putok na putok na ang ating mga sibuyas. At saka maamoy na. Dagdag na natin yung pork. Dito medyo matagal kasi papakuloan mo pa talaga siya hanggang lumambot. Ayan. Ibabrown ko lang muna siya. And then, papakuloan natin. Lagi natin konting tubig. Siguro half hour to an hour. Kasi gusto ko talagang malambot yung pork eh. Gawa nung may bata akong pinapakain yung anak ko. So last kong ilalagay mamaya is yung liver. Then sinasabay ko yung suka. So mamaya yan. Ayan. So nakita nyo guys, medyo brown na yung ating pork. Lagyan ko na siya ng tubig. Pakuluan natin siya. Ng bonggang-bongga hanggang lumambot. Ayan.
Yeah, so yun, sobrang tagal ko nang hindi nagluluto since dumating si Ma'am, si Chanel lahat yung nagluluto ng ulam. Ang ulam namin. Sarap magluto ni Ma'am si. Actually, okay, natengga. Natengga yung mga cubes namin dito sa bahay. Kasi madalas akong gumamit ng cubes para sana ma-enhance yung flavor. Pero siya, hindi siya gumagamit. Salt and pepper lang talaga. Ayaw kasi niya yung mga ganun. Wow! Alam niyo naman dito sa Canada, yan yung mga pampalasa natin. Though hindi ako gumagamit ng MSG, guys. Ano lang, cubes talaga. Ayan, so takpan na natin at hayaan nating lumambot. Pampalambutin na ang pork. Mas malambot ng mas malambot pa sa katawan natin. Ayan. Okay, hintayin natin. Mga half hour to 45 minutes siguro. So, ayan guys, inopen ko na tong pork natin na pinapakuloan. Good na siya. Kanina pa to, halos an hour na. So, ilagay na natin yung liver. Liver lover. Ayan. Mabilis maluto yung liver. Plus, hindi ko siya hinahalo pag nilalagay ko. Feeling ko pumapait yung sabaw. And then, next is suka. Kahit anong brand yan. Tansya-tansya na lang to, guys. Ganun ako magluto eh, tansya-tansya. And I'm sure marami nakaka-relate na nanay dyan. So, tansya lang dyan. Alam nyo, hindi ko alam yung reasoning behind bakit hindi hinahalo after lagay yung suka. Pero let's go with that. Ayan, takpan natin. Let it simmer. Nagaya ko ng ano. Ayan, so hayaan ulit natin siya. Mamaya, pag naluto na, ihalo na natin. Malapit na din to eh. Konting kembot. At konting tumbling na lang, guys. Sarap nito. Ah, nakalimutan kong pakita. Nilalagyan ko to ng bay leaf. So, mamaya, lalagay natin yan. Huwag natin kalimutan. Buksan na natin. Feeling ko okay na siya. Ayoko rin ma-overcook itong ano eh, liver. Baka tumigas ng sobra. Lagyan natin ng bay leaf. Okay. Alam nyo, iba itong nabili kong bay leaf eh. Nakita ko, may no name na bay leaf pala. Kaya parang, alam ko, mas green siya than the usual na nabibili natin sa Asian store. And, syempre, pepper. Pepper tayo dyan. Konti lang, para makainiti yan. Baka mapa spicy naman ng sobra eh. Ah, alam nyo, pag kinakain ko to sa kanin na mainit, eh nilalagyan ko ng red na sili. Ang sarap. Parang pulutan lang eh, no? Okay. Guys, done. Ito na ang ating kilayin. Sinimmer ko lang konti, pero pwede na yan. Mga na. A few moments later. Hey guys, we're gonna buy the winter ale, and it's gonna be cold, less an egg ice, waffle. An egg waffle, the season, that's why, it's, what's the season today? Spring. It's spring? Look at that, it looks like a cotton candy. It does. Okay, bye. Okay, bye. Hi guys! Nandito kami sa Cross Iron Mills ngayon. Hindi na ako nakapag-vlog kanina nung papunta kami dito. Gusto ko lang share sa inyo yung ano ko, nakuha kong parking ticket dati sa Winnipeg. Ano siya? Dated July 12, 2023 pa siya. So yung ticket, it's because nakapark ako dun sa pictures na too close to the curb. So dati kong work kasi may waiting pa dun sa parking sa mismong facility. So, nagpa-park ako sa street. Sa Monroe Street yung pangalan. And then, after work ko, may ticket na ako. And yung nag-ticket is yung, ano, Winnipeg mismo. Winnipeg Parking Authority. So, inapil ako siya, same day, pero online lang. Nag-explain ako kung bakit ako nakapark doon. Parang konti lang talaga yung
na ano ko, parang sumobra dun sa curb. And usually may mga nakikita akong nakapark dun. So, nagtaka ako na may ticket ako. And I wonder kung yung mga nagpark din ba dun is nakakakuha ng ticket. So, inapila ko siya online. And finallow up ko siya by phone. Parang ilang beses din akong tumawag to follow up. Which is yung hotline nila, yung 311. Pero lagi nilang sinasabi, just wait. And sometimes it takes a year. And finally, dumating na siya. So, dumating siya kahapon lang, which is Monday. Ano ba kahapon? May 27. So, halos 10 months din, guys. Kasi July 12 yun. And dumating itong letter ng May 27. So, happy naman ako kasi ang decision is reduced penalty. So, from $75, naging $50 siya. Usually, sa Winnipeg, pag nagkakatikat kami ni Ivan, is ina-appeal namin siya. Kasi, more often than not, is nahahalf yung presyo nung ticket. Pero, some odd times na makaka-tsempo ka talaga nung striktong kausap, is, ano, like, nung last time na nagkatikat si Ivan, nakalimutan ko bakit. Pero, hindi siya pinagbigyan nung nakausap niya. Kapag yung police yung nagtikat sa'yo, like, for example, na picturean yung car mo, pag inapila mo siya, mas mabilis. Bibigyan kanila ng date na magko-call sila sa inyo. And then, usually pag in-explain mo yung side mo, and then, ano ba yun, Han? I-accept mo yung parang aaminin mo na... Admit. Pag i-admit mo, usually ha-half nila yung presyo ng ticket mo. Pero nung last time na may nakausap si Ivan, hindi nila enough, unfortunately. So, yung sa akin, ang nakalagay dito is... After reviewing yung appeal ko nga, including the appellant's account history showing no prior issuance of this contravention, although I am satisfied that the offense occurred as alleged, I find that it would be in the public interest to reduce the penalty to $50. So, ayun. Going forward, please ensure to park where it is legal to do so. Anyway, so happy pa rin ako kahit na 10 months inabot yung appela dito is, nababasa naman kahit $25 lang, diba? $25 din yun, guys. Pambili na yun ng pagkain. Or pang, ano, pang gas. So, ayun. Ito yung first time ko na matiketa ng Winnipeg Parking Authority. Parang last time, napicturan ata ako or something sa harap ng hospital or... nung nagka-operasyon si Kian, then sinusundo ko lang sina Ivan. So, ayun. Gusto ko lang share sa inyo. Sobrang tagal, pero magantay na lang kayo kung, ano, parking ticket. This is in Winnipeg, ah. Hindi pa kami natiketan dito. Naku, huwag naman po. So, gusto ko lang i-share yung experience ko sa inyo. Hi, guys. We're here at Cross Iron. Wait, I'm gonna drink. What did we buy? We buy the gong. We buy the waffle. And... So, ayun guys, salamat sa pagsama sa vlog namin today. Na-share ko lang din sa inyo yung experience ko sa pagkakaroon ng parking ticket. So, yun, sana na-enjoy niyo yung vlog namin today and see you in our next one. Bye!